Hello guys, welcome again sa ITS, Information Technology Skills. On this video, pag-usapan natin ang Java operators. What are Java operators? It is used to perform operations on variables and values. These are the different types of Java operators. We have arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, or also called as relational operators, logical operators, and bitwise operators. First muna natin pag-usapan is the arithmetic operator. It is used to perform common mathematical operations. So basically, ang arithmetic operators, ito yung pinakagamit na natin nung bata pa tayo. Ito yung ginagamit natin para mag-compute. Okay? So these are the different types of arithmetic operators. We have the addition, subtraction, multiplication, and division. Meron din dito ang idagdag na modulus, increment, and decrement. So, to better understand this, punta tayo sa code natin. So, here guys, gawa ulit tayo ng bagong project natin. Tignan natin yung file, new. Okay, so of course, yung pinakagusto ko, empty Java file. And the name is Java operator. Okay, so if we're done, just click finish. Then, of course, ilalagay na natin yung two basic parts of a Java program. We have the public class and a public static void main. So, ngayon guys, para dynamic, maglagay tayo ng scanner. Okay, so para user input yung mga numbers natin or para mas maganda yung examples natin later on. Okay? So, naka-import na tayo ng scanner. Gawa na tayo ng object ni scanner. Then, maglagay tayo ng dalawang variables. So, let's say, variable x and y. Tapos, maglagay din tayo ng isang variable for the answer. So, maglagay tayo ng int ans na lang ulit. So, dito sa int ans natin, dito natin lalagay yung value ng x and y na i-enter ni user. So, mag-prompt muna tayo na mag-enter si user ng dalawang number for the x and y. Okay, so meron tayong prompt dito na mag-enter si user ng number and we get the value of x. Copy-paste na lang natin for the y. So, change x ng y. Ngayon naman guys, gagamitin na natin yung different arithmetic operator. Dito sa arithmetic operators guys, alam na natin kung anong gamit ng addition, subtraction, multiplication, and division. So, we're going to start with the modulus. Ano nga ba yung modulus? If you're going to observe, the symbol used for modulus is percent. So, here, we're going to try modulo. So, dito, we're going to have x mod y or percent sign for the mode and ipiprint na natin para makita natin kung anong answer. So here guys, meron tayong makikitang the answer is, tapos meron tayong plus symbol that is used for concatenation. Ibig sabihin, kocombine niya yung string natin tapos yung value ng ans. Let's try to run this program. Dito sa general output guys, mag-enter tayo ng 5 as the value of x. Tapos enter tayo ng 2 as the value of y. It will give us the answer is 1. So, paano naging ganon? Kung babalikan natin yung definition ng modulus, it will return the division remainder. So, ibig sabihin, ibibigay niya yung remainder ng dinivide mo na number. So, dito sa example natin, 5 divided by 2, that is 2 remainder 1. Let's try another number. So, let's say 5 ulit for the value of x, then 3 for the value of y. The answer is 2. So, paano magiging 2? 5 divided by 3, that is 1 remainder 2. Let's try to have another number. Let's say 9 as the value of x, then 2 as the value of y. The answer is 1. So, paano naging 1 ulit? 9 divided by 2, that is 4 remainder 1. So, always remember, kapag gumagamit tayo ng modulus or percent sign, it will give us the remainder. Next, we have here the increment. Increase the value of a variable by 1. So, dito sa example, makikita natin, isa lang yung variable na kinamit natin. So, it is a unary operator. Ibig sabihin, isa lang yung variable na kailangan niya.
So, gamitin ulit natin tong code natin na to, guys. So, dahil unary lang naman din siya, isa lang yung variable na kailangan natin. So, tanggalin na lang muna natin yung y. Tanggalin, i-comment lang natin yung prompt for the y. And let's change this code. Gamitin natin yung plus plus x. Then, let's try to run the program. So, let's say, mag-enter tayo ng 2 as the value of x. Tapos, meron tayong operator dito na plus plus x. Ano kaya magiging value ni ans? So, we have here the answer is 3. So, ibig sabihin, the value of x, nag-increment siya by 1. So, nagdagdag siya ng 1. So, that is increment. We also have decrement. Yung decrement naman, guys, decrease by 1. So, kapag pinalitan natin to, let's say, minus minus x, then nirun natin. So, makikita natin dito, guys, decrement operator ang ginamit natin dito. Let's try to enter 2 as the value of x. The answer is 1. So, ibig sabihin, guys, mag-decrement siya or magma-minus siya ng 1 dun sa value ng x. Next, we have the assignment operators. Assignment operators are used to assign value to a variable. So, these are the examples of assignment operator. Kung titignan natin, ang pinakauna dyan is the equal sign. Kasi, ginagamit natin yung equal sign para sabihin na ang value ng isang variable ay ito. Let's say, we have the variable x. So, we are stating that the value of x is 5. Then, we also have plus equals. For the plus equals, guys, this is an example. This is also the same as x is equal to x plus 3. So, ibig sabihin ng plus equals, pa-plus natin yung value ni x, the current value of x to 3. Same with minus equals, ima-minus natin yung current value ni x dun sa 3. So, pwede natin sabihin din na ganito, x is equal to x minus 3. Then, we also have times equals, divide equals, modulus equals. So, to better understand that, gamitin natin siya sa program. So, dito ulit tayo guys sa code natin and edit lang natin yung operator or operations dito sa my ans. So, ngayon guys, for the assignment operator, let's say 5, the value here of ans is 5. Kasi, meron tayo ng assignment operator natin na equal sign, sinasabi natin na yung value ng ans ngayon is 5. Then next guys, gamitin naman natin yung plus equals. So, for the plus equals guys, tanggalin na lang natin tong code natin na to para malinis. And copy this code muna. So here guys, meron tayo ng bagong tinagtag natin na code. So we have here x plus equals 3. And we're going to print the value of x. The value of x is, meron ulit tayo ng plus symbol natin dyan that is used for concatenation. Okay? So, if we're going to run this program, dun sa general output natin, we're going to enter the value or the first value of x. Let's say, mag-enter tayo ng 5 as the value of x. After natin maka-enter, meron tayo ng operator na x plus equals 3. So, ibig sabihin, i-compute niya or magkakaroon siya ng the same operator as x equals to x plus 3. Kocompute niya yung current value ng x, that is 5, yun yung in-enter natin, plus 3. So, the answer is 8. Ngayon naman guys, subukan naman natin yung mga iba pang assignment operators natin. Gamit ang minus equals, times equals, divide equals, and modulus equals. So, dito sa code natin na to, palitan lang natin yung operator before the equal sign. So, gawin din natin yung minus. So, this is equal to x equals to x minus 3. So, if we're going to run this, let's say 5 again yung value ng x. So, the value of x is 2. Paano naging 2? We have x minus equals 3. So, ibig sabihin yung in-enter natin dito na 5, magma-minus siya ng 3. So, that is minus equals. If we're going to change this into times equals, that is the same with x times 3. Then, if we're going to run, so dito sa output, let's say nag-enter tayo ng 5 as the value of x. So, x times 3, the value of x is 15. So, for the other operators, try it on your own. And kung meron kayong mga katanungan, just comment down below at sasagutan natin yan isa-isa. Next, we have the comparison operators. Comparison operators are used to compare two values. It is also called as relational operators. So, these are the operators na ginagamit under comparison or relational operators. So, we have the double equal.
Okay, so dalawang equal sign na makikita natin dito. So dito sa example, let's say ko-compare natin yung x and y. So yung x equals to y. Basically, comparison operators gives you Boolean values. True or false ang ibinibigay niya. Okay, so bakit siya tinawag na comparison operators? Because we are going to compare two values. It's either x and y or any value or variables na meron kayo. The next, meron din tayo nitong not equal. So, yung exclamation that is not. We have greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. So, these comparison operators, ginagamit din natin to doon sa mathematics natin nung bata pa tayo. So, dahil dun sa comparison or relational operator, kailangan yung dalawang value or variable, maglagay tayo ulit ngayon dito ng prompt natin to get value from the user ng y. Okay, so para sa prompt natin dun sa y variables, copy this, control C, then control V. Palitan lang natin yung x dito ng y. Then, i-compare na natin yung value natin ng x and y. So, copy na muna natin itong code na to and I'll be explaining kung anong ibig niya sabihin. So, dito sa code na print, ipiprint niya yung text na the relational value is, okay, then we have here yung condition po natin or variable po natin na dalawa, yung x and y, tapos kinamitan natin siya ng equal to na comparison operator. Okay? So, kung titignan nyo, nakalagay siya sa parenthesis. So, to separate, and yung sagot niya, i-concatenate niya dun sa string gamit ang plus symbol na to for concatenation. So, pag nila natin guys, dito sa may output, let's say mag-enter tayo ng 5 as the value of x and 6 as the value of y. So, dito, ipiprint niya yung the relational value is, tapos i-compare niya yung x equal to y. So, i-compare niya ngayon is 5 equal to 6, true or false. The relational value is false. So, alam naman natin that 5 is not equal to 6. Kaya false ang sagot niya. So, i-test ulit natin siya. Let's say, mag-enter tayo as 8 the value of x and 8 din yung value ng y. The relational value is true because 8 is equal to 8. Try naman natin itong not equal. Palitan lang natin yung isang equal sign ng exclamation. Dito sa code natin, same code pa rin natin. Tapos dito sa may equation natin, we have not equal. Tatanungin nyo naman kung yung value ng x hindi same dun sa value ng y. So, dito sa may output or general output, mag-enter tayo ng value. Let's say 8 as the value of x, tapos 7 as the value of y. The relational value is true. So, bakit naging true? We're asking if 8 not equal to 7. So, alam naman natin na 8 is not equal to 7. That's why that is true. Another test, let's say mag-enter tayo ng 9 as the value of x and 9 din yung value ng y. The relational value is false. Okay, so bakit naging false? Kasi ang tinatanong natin is if 8 or x not equal to y. So, ang equation is 9 not equal to 9. True or false. So, 9 not equal to 9, that is false. Next, we have greater than. So, same code. Palitan lang natin to ng greater than. Then, kapag trinan natin to guys, dito sa my output, mag-enter tayo ng 6 as the value of x and 8 as the value of y. So, the relational value is false. Kasi, ang tinatanong natin is if x greater than y. So, 6 greater than 8, that is false. Another test, we have 6 as the value of x and 6 as the value of y. The relational value is false. Bakit again false? Kasi we are asking if 6 greater than 6. So that is false. Now let's try less than. So palitan lang natin yung symbol. Gawin natin siyang less than. Try it ulit to run again. So may output, maglagay ulit tayo ng 4 as the value of x. Then 5 as the value of y. So the relational value is false. So paano naging false? Ang tinatanong natin dito ngayon guys is if x less than y. So we have here 4 less than 5. That is true. So we have naman greater than or equal. So, kung naalala nyo dun sa greater than or equal, na false po yung 6 greater than 6. So, dito ngayon guys, try natin tong greater than or equal. We have 6 as the value of x, and then 6 again as the value of y. The relational value is true. Kasi ang condition na natin ngayon dito, or ang tinatanong natin is, if x is greater than or equal to. So, we have 6 greater than or equal to 6,
that is true. 6 is equal to 6. Next operator is the logical operator. Logical operators are used to determine the logic between variables or values. Same with relational operator, true or false din ang binibigyan niya na sagot. So, these are the logical operators na ginagamit sa Java. So, this is for the end. Returns true if both statements are true. So, kung titignan natin dito sa example, kung papansin ninyo, dalawang relational operator ang ginagamit. So, basically, logical operators are used to compare or get the value nung dalawang relational operator. So, try natin dito sa code natin, guys. Edit lang muna natin. Explain ko mamaya kung anong ibig niyang sabihin. We have x less than y and x greater than 10. If we're going to run this program, dun sa may output, guys, let's say mag-enter tayo ng 2 as the value of x and 5 as the value of y. The logical value is false. So, paano siya naging false? Dito sa first condition natin, guys, yung x less than y. So, we have 2 less than 5, that is true. Okay? Then, we have the operator n to get the logical value ng isa pang condition. So, yung isang condition natin is x greater than 10. 2 greater than 10, that is false. So, dun sa truth table, kung gagamit tayo ng truth table, TNF, that is equal to F or false. Okay, kaya po ang sagot is false. Next, we have the OR operator. So, try natin ditong palitan yung condition natin dito. So, we have OR operator and run natin yung program. So, dun sa output, guys, mag-enter tayo ng 2 as the value of x again and 5 as the value of y. The logical value is true. So, paano naman siya naging true? Dito sa condition natin, yung first condition, that is x less than y. So, we have 2 less than 5, that is true. And we have the logical operator n. Tapos dun sa second condition natin, we have x greater than 10. So, 2 greater than 10, that is false. So, kung gagamitin natin yung truth table natin, T or F, that is T or true. Kaya po true yung sagot. Tapos yung last na logical operator, we have the exclamation or the not operator. Reverse the result, returns false if the result is true. So, balikan na lang natin tong code natin na to. So, alam naman natin na ang result dito is false. Lagyan natin siya ng not operator. So, sa general output, mag-enter ulit tayo ng 2. Same nung in-enter natin kanina. Mag-enter ulit tayo dito ng 5. Ngayon, the logical value is false. So, bakit naging false? Kung babalikan natin to, alam na natin na this is true. And the second condition is false. Tapos, kung gagamitin natin yung truth table, T or F, that is T, pero meron tayo ditong not. So, ibig sabihin, guys, nenegate niya or babalik na rin niya yung result. So, dahil this is true, gagawin niya siyang false. Next, we have the Java bitwise operators. It can apply to integer, data type, long, int, short, char, and byte. So, basically, pwede siya sa lahat ng data types na merong operations or kinocompute. Okay, so, for the bitwise operator, we have n again for bitwise. We have or din sa bitwise. We have the XOR. Okay, so for the end operator, copies a bit of the result if x is in both operand. So, try natin yung bitwise operator dito, guys. Edit muna natin yung code. Explain ko mamaya. So, dito sa code natin, guys, ginamit na natin yung variable ands natin. So, ngayon, guys, gagamitin natin si bitwise and. So, x and y, it will print the value of ands. So, try to run this program. Let's say mag-enter tayo ng 2 as the value of x, then 6 as the value of y. It will give us 2. So, paano naging 2? So, yung in-enter natin kanina, that is 2. Ang binary equivalent niya is, kung gagamitin natin yung 4-bit, that is 0010. Pero, pwede lang din naman express ng ganyan. Then, we have the 6 as the y value. Dito naman, guys, is 110. For 4-bit, that is 0110. So, dun sa meaning ng end operator natin sa bitwise, it will copy the value or yung binary number kapag both numbers exist dun sa dalawang binary natin. So, dito, it will give us 010. So, paano naging 010? So, meron tayong dalawang 0 dito. Same line. So,
copy natin siya. Meron tayong dalawang 1, same line din, copy natin siya. Dito, this is 0 kasi bakante siya. And we have 1. So, hindi sila pareho. Ibig sabihin, ko-consider natin yan as 0. So, if we're going to compute this into decimal, this is equivalent to 2. Let's have another test. Let's say mag-enter tayo 13 as the value of x, then 60 as the value of y. It will give us 12. So, paano naging 12? So, the decimal number of 13 is 00001101. Then, bitwise end tayo. 60 yung next na number natin for the value of y. We have the binary value as 1111100. So, gamitin natin yung definition ni end operator sa bitwise. It will copy the value kapag magkapareho sila. So, ang titignan na lang natin dito is yung magkaparehong 1. Kasi pag 0, automatic 0 naman siya. So, dito sa una, 1 and 0. So, that is equal to 0. Dalawang 0, dalawang 1, dalawa ulit na 1, 0, 1, so that is 0, 0, 1, that is 0. So yung remaining, 0 ulit siya. Then if we're going to convert this into decimal, it will give us 12. Next, we have the bitwise OR. Binary OR operator copies a bit if it exists in either operand. So dito sa code natin, palitan na lang natin tong symbol na to sa OR and try to run the program. So sa output, let's say mag-enter ulit tayo dito ng 2. As the value of x, then 6 as the value of y. Ang ibibigay sa atin na value is 6. So, paano naging ganun? So, dun sa output natin kanina, nag-enter tayo ng 2, value ng x. Yung binary equivalent niya is 1, 0. Then, we have the OR operator. We have 6 as the value of y. And the binary equivalent is 1, 1, 0. So, pag tinalo natin yung definition ni OR operator, kukopihin niya yung 1 kapag either side or either binary value merong 1. So, dito, bibigay siya ng 1, 1, 0. So, dito, wala siyang 1, that is 0. Merong 1, bababa niya agad yung 1. Meron ulit tayo dito makikitang 1. So, baba niya yung 1 ulit. So, the decimal value of this is equal to 6. Try ulit natin mag-run ng ibang number. Let's say 13 as the value of x, then 60 as the value of y. The answer is 61. So, yun yung binigay ni OR operator bitwise. So, let's say, sabi nga kanina, we have 13 and the binary value is this. Then we have 60 and the binary value is this. So, it will give us 111101 as the bitwise OR operator. So, paano? Sabi nga kanina, copy 1 if merong 1 dun sa isang binary natin or binary value natin. So, we have here 1, 0. So, merong 1, baba ulit yung 1, 0. So, merong 1, baba agad yung 1. Merong 1, baba agad yung 1. Dito, 0, 1. Automatic, may 1, 1. And the remaining is 0. So, if we're going to add this decimal number, it will give us 61 as the value. Next, we have the bitwise XOR. Binary XOR operator copies the bit if it is set in one operand but not both. Okay, so paano yun? Palitan lang natin to ng operator. So, gawin natin siyang OR operator. So, gawin natin siyang XOR operator. And let's write around the program. Let's say meron ulit tayong 2 as the value of x and 6 as the value of y. The answer is 4. So, dito sa bitwise operator, meron tayo ng 2 na in-enter natin for the value of x. So, this is the binary value. Then, meron ulit tayo ng XOR, meron tayo ng 6, and this is the binary value. So, if we're going to analyze yung XOR natin, bibigyan tayo ng sagot na 100. So, according to XOR, kakapin niya daw yung 1 kapag merong 1 sa binary, pero dapat hindi sila both. So, dito, we have 0. So, wala siyang 1. So, dun sa magkalinya na to, pareho silang 1. So, hindi niya i-consider yun, guys. So, 0 pa rin ang ilalagay niya dito. Then, dito, we have 0, 1. So, it will give us. Tapos, pag kinonvert natin to into decimal value, it will give us 4. Another output, guys, we have 13 as the value of x, then 60 as the value of y. It will give us 49. So, paano naging 49 naman? So, mayroon tayong 13. This is the binary equivalent. And for the 60, this is the binary equivalent. So, for the XOR, it will give us the answer as 11001. So, paano naging ganon? So, dito, meron tayong 10. So, magkaiba sila, pero merong 1. Copy 1. This is 0. So, dito, dalawang 1, magkalinya. So, kukonsider niya yan as 0. Same with this.
Then dito naman, we have 0, 1. So isa lang yung may 1 sa kanila, copy 1. Isa lang ulit yung may 1 sa kanila, copy 1. And the remaining is 0. If we're going to convert this into decimal value, we have 49. So, these are some of the bitwise operators na meron tayo. For other bitwise operators, madi-discuss din natin yan sa other videos natin. So, kung nagustuhan tong video na to guys, don't forget to like and of course, subscribe for more tutorial videos. Bye!